Hello sa inyo mga ka-shih tzu. Matagal-tagal tayong hindi nakita. Kung napapansin ninyo, yan, medyo magapa yung mata ko. Laging puyat. Ang trabaho natin kasi ngayon, kapag pinasok nyo ng pag-shih tzu, tapos nagbebenta kayo online, puyatan talaga minsan. Minsan ang tulog mo talaga sa umaga na. Sa umaga, minsan kulang patulog mo. Deliver na naman. So, nakatawag pansin sa akin yung usapan ng marami. Nakikita ko na to dati, yung ganitong usapin. Paano daw pa talaga yung hatian sa puppy share. Hatian. So, bago natin sagutin yan, ano ba itong puppy share na sinasabi nila? Doon po sa hindi nakakalam, yung puppy share, ayun po yung ginagawa kapag example si owner gusto na magpa-stud tapos wala siyang pambayad doon sa magi-stud, so pipiliin niya na puppy share na lang sila nung magi-stud. Yun, kumbaga kukuha si magi-stud doon sa magiging anak ng aso ni owner. Yan, alimbawa ako, nagpa-stud ako kay stud number 1. Ang stud niya halimbawa 3,500 or 5,000. So ayoko maglabas ng pera. Sigurista ako. Baka may hindi mabuntis puppy share na lang ako. So bibigyan ko na lang ng puppy share yung nag-stud. Ganun po ang puppy share. Kaya ang tanong, ilan po ba dapat yung puppy share na mapupunta doon sa owner kapag nag-anak na, at ilan din ang mapupunta doon sa nag-stud. So bago natin tuloy, gusto ko lang i-shout out si Sir. Kausap ko kagabi, lagi siyang online. Gusto kong batiin si Sir Michael Centino. Sir Michael Centino, thank you po sa kwentuhan. Alam ko busy kayo diyan. May time tayo isa magkwentuhan. Binabati ko na rin yung anak niya si Carmel. Well slit. Ang hirap bigasin pero ang ganda ng anak niya. Hello po sa inyo. So ayun. Okay, tuloy natin. Yung mga puppy share, nangyayari po ito kapag halimbawa po ako, wala akong pwesto dito sa bahay. Wala akong sapat na space para sa mga alaga ko. So, ginagawa ko po, naghahanap ako ng mga kakilala, minsan kamag-anak, na pwede ko ipaalaga yung ibang aso ko sa kanila. Halimbawa yung inahin ko, yan, ipapaalaga ko sa kanila. Tapos, mag-iwan lang ako ng ila dito sa bahay. Ngayon, kapag inalagaan nila yung aso ko, nag-anak, ano po ba yung hatian? Depende po yun sa pag-uusap. Kasi sa akin, ang hatian namin, kasi adult na yung aso ko Hindi na nila kailangan bakunahan. Papakainin, alagaan na lang nila. Sagot nila ang stud. Ngayon, kapag nag-anak yung aso ko, hati kami doon. Yung kalahati ng aso, naman, nag-anak po ng 6. Yung 3 po, mapupunta sa kanila, yung 3 sa akin. Kasi hiniram nila ng adult, konting time lang mag-aanak na. So 2 beses nilang pwedeng gamitin yon. Kasi 2 beses nag-aanak sa 1 taon ang shih tzu. Kundi naman kaya every 7 months nag-hit sila. Yung iba naman 3 to 6 months yan. Ngayon, pag pinahiram ko yung aso ko, nag-anak, anong nangyari? Hati na kami, 3 kami. Pangalawang anak naman, ganun. Tapos ibabalik nila sa akin yung inahin. Ganun po ang aming kaayusan o yung usapan namin ng mga humihiram sa akin ng mga aso ko. Pero bihira yung yung 2 beses lang nila gagamitin. Kasi minsan, tinutuloy-tuloy na nila, wala naman silang mga
aso. So yun din ang pinag-aakitaan nila. So tinutuloy-tuloy na nila ang alaga nila. May time na umabot na ng 5 years yung aso ko sa kanila. Tuloy-tuloy yun, yung income ko, tatlo-tatlo, so sila na nag-alaga. Eh, dahil malaki na rin naman ang kinita ko sa kanila, bilang makatao, syempre, pagpapakita ako ng kabaitan din yun. Ang pinakamahirap doon sa mga nanghihiram ng mga aso, kasi ang nalambing ng mga Shih Tzu, napapamahal na sila. So, napamahal na sila doon sa aso. Kung ginagawa ko na lang, okay, sa kanila na lang yung aso. Kumbaga doon sa last na nahatian namin, halimbawa, apat yung anak. Hati kami, last mag-add lang sila ng konting-konting halaga, tapos sa kanila na yung inahin. Yun yung ginagawa ko. So, depende yon sa usapan ng owner at saka doon sa manghihiram ng inahin. So, ibang usapan naman po kapag ang pinaalaga mo ay tuta kasi medyo mahaba yung oras na magugugol nung ano, nung mag-alaga. Magantay po siya ng isang taon bago niya magamit. Example, isang taon na yung aso niya, pina-stud niya, magantay pa siya ng 2 months, magbubuntis pa, 2 months, mga anak, bali isang taon, tapos 4 na buwan. So, medyo matagal-tagal. So, ang hatian ko naman sa ganun ka habang time, ang binibigay ko 60-40. Halimbawa, yung kapatid ko, binata. So, walang pinag-aakitaan. So, pinalaga ko yung aso. Tapos, nung nanganak, kukunin ko yung 60% ng kinita. Kasi ako rin ang magbebente. Yung 40% sa kanya. So, ngayon, dun sa pagkain, sa ganun kahaba, hati kami. Pero kung susuluhin ng may-ari yung pagkain mula tuta, bakuna, lahat ng gastos hanggang lumaki, hanggang mag-anak, parang nangyayari, pinapakain lang siya at inaalagaan lang. So, yun lang nagiging papel nung mag-aalaga ng aso. Mas maliit yung parte. Laging depende yun. Pero kung ano yung napagkasunduan ninyo, at kung magaan naman doon sa kondisyon ng isa, pwede naman. Eh, yung mga binigay ko, halimbawa lang naman ng mga ginagawa namin sa mga puppy share. Yung puppy share naman yun, kapag nagpahiram ka o nagpaalaga ka. So, pag-usapan naman natin yung puppy share kapag nagpa-stud. Kasi dalawa yung puppy share na tinatawag eh, yung nagpaalaga ka ng mga aso mo kapag nag-anak, paano ang hatian? Minsan 50-50, minsan 60-40. Depende, pero kung ayaw ng minsan ayaw ko na gumastos ng dog food, vaccine, gusto ko sila na, pwede naman yon. Depende sa pag-uusap ninyo. Kasi yung hinihiram sa akin, adult na. Pero kung ang puppy share, doon sa stud at nagpa-stud, mag-iba naman. Nababasa ko online, lagi silang nagtatanong kung ano ba talaga yung usapan kapag puppy share. Lagi pong depende yan. Pero yung standard ganito po. Standard na usapan. Halimbawa, may nagpa-stud sa akin. Tapos wala siyang pambayad. Kasi hindi naman po lahat ng may Shih Tzu o yung mga nag-aalaga ng mga Shih Tzu afford yung magagandang klaseng stud. Yung 3,500, yung 5,000 na stud. Nagpa-stud siya sa akin. Ngayon, ang usapan namin, ako yung unang pipili. Tapos, kailan ako pipili? Pipili ako kapag 2 months na yung aso. Yung araw ng release, doon pa lang ako pipili. So, ganun po ang puppy share. At kung ilan, dito marami nalilito eh. Kasi kadalasan, meron namang mga stud yung abuso. Porkit walang alam yung ano yung owner nung inahin. Sabihin niya 50-50 ang hatian. Akala ngayon ng ano ng owner, patas yun. Pero hindi eh. Kasi ang ginawa lang naman nung nag-stud, nagbigay lang naman siya ng simile. So, medyo madali yun. Simile lang naman, pumunta lang naman siya. O, 2 session. Tapos, hati lahat sa puppy. Hindi po ganun yun. Dapat isa lang. Kukuha lang siya ng isa. Gagawin ni stud service, pipili siya doon sa mga anak, yung pinakamaganda pipiliin nun, syempre.
at pipili siya doon sa araw ng release. Bakit hindi siya pwedeng pumili sa pagkaanak pa lang? Ito yung sa akin, pwede naman ganun. Nagkakaroon po kasi ng issue. Kasi tulad dati sa akin, pinapili na ako. Sabi ko, araw ng release ako pipili. Pinili ko na yung tingin kong pinakamaganda. Kaso nung araw ng, nung habang lumalaki yung tuta, yung tuta na tinuro ko na, sabi ko na, yun ang pipiliin ko. Pinabayaan, hindi inalagaan, hindi binakunahan. So nagkakaroon ng issue. So para ano, para maging patas yung pag-aalaga ng ano, ng nagpa-stud o yung nagpa-publisher. So hindi muna ako pumipili. Para sigurado na yung lahat ng mga tuta, alagaan niya, hindi niya naman alam doon kung ano yung gusto ko eh. Diba? So, ayun, isa lang pag-publisher, pag sa stud. Isa lang, isang tuta lang yung pipiliin. Kasi isipin mo, yung 3,500 na ibabayad niya sana sa stud, hindi na siya magbabayad. Mag-aantay na lang ako ng 4 months. Kasi 2 months yun magbubuntis eh. Tapos 2 months pang palalakihin ng inahin yun. Tapos sagot pa ng owner ng inahin, yung bakuna. Kita mo, pabor talaga sa ano, sa stud service. So, yung 3.5 ko, mag-aantay lang ako ng 4 months. Pwede siyang maging 15,000 or 20,000. Kaya maraming mga stud service, lalo kapag maganda yung inahin, eh, gustong-gusto ng puppy share. So, ayun. Lilinawin ko, yung stud service at puppy share, kapag walang pambayad, ang binibigay na puppy share ay isa lang. So, pipili si stud service ng isa lang. Isa lang lagi. Pero siya yung laging unang pipili. At tips ko lang doon sa mga owner ng mga inahin na walang pambayad sa stud service at ang gusto nila ay puppy share lang, gumawa po ng kasulatan. Kasi lagi pong nagkakaroon ng issue. Ganon din po doon sa ano, sa nagpa-stud service. Kung kayo yung may-ari ng mail, kung kayo yung magpapa-stud, gawa kayo ng kasulatan. Kailangan malinaw doon nakalagay kung ilang piraso, ano yung mga kondisyon, kung sagot ba ni owner ng inahin yung mga bakuna. Tapos wala siyang karapatan muna ng ibenta hangga't hindi pa nakakapili si ano, si stud service. At kung kailan kukunin yung tuta, dapat nakalagay yon, tapos pirmahan kayo. Kasi minsan simpleng verbal na usapan lang, meron kasi mga tao na makakalimutin. Nabanggit niya pala yung salita, yung isang salita. Kasi nangyari sa akin, madalas nangyari yan. Ang usapan namin, first pick ako. At siyempre, dahil lagi na nagpapapapisher sa akin, siyempre, nagiging mabait tayo. May mga time na parang yung tulong na binibigay natin, libre na. So, nung nanganak kasi yung, ano, yung aso niya, ako na rin nagpaanak. So, hindi na ako nagpabayad. Sabi ko, okay lang. Ngayon, sabi ko, nung nag-anak na yung, ano, yung inahin, meron ako nakitang konsonada ko. Sabi ko, siguro itong pipiliin ko. Pero sabi ko, saan ako pipili kapag medyo malaki-laki na. Ang nangyari, doon sa kausap ko, paglipas lang ng isa't kalahating buwan, nag-update ako, kinakamusta ko eh. Dinalaw ko. Sabi nung anak niya, wala po, sold na po yan, binenta na ni mama yan. Pero meron siyang itinabi sa'yo. Ang ibinigay sa akin, yung kulay na ayaw ko pa, at saka yung aso na pinakamahina ang ibinigay sa akin. Talagang, naku, gumuho talagang ano ko doon, ang mundo ko doon. Kasi magkano yung stud noon? 6,000 yun. Tapos ang nakuha ko, male, tapos yung kulay na hindi ko gusto. Siyempre, in-expect ko, sa 4 months na pag-aantay ko, makukuha ko yung puppy share ko na pinakamaganda doon sa inahin na yun. Hindi nangyari. Sabi ko, ate, i-cancel mo na-ibenta mo. Ayaw niya i-cancel kasi bayad na nga. Nagamit niya na raw yung pera. So, wala tayong magagawa. Walang kasulatan. Kasi kung may kasulatan kami, yung nakausap niya, pwede mabypass yun eh. Diba? Meron tayong kontrate. Diba? Kaya, yun. Dapat lagi pong
na meron kayong kasulatan. Kasi lagi po yung nagiging issue sa online eh. Pero ang tama talagang ano, share puppy sa mga stud service na o yun doon sa mga nagpapa-stud na wala pang bayad, kukuha yung ano, nag-stud ng isang piraso lang. At yung pipiliin niya, syempre, siya na bahala pumili kung ano yung pinakamaganda sa paningin niya. Pipili siya ng pinakamaganda doon. So, wag nyo munang ibebenta o wag nyo munang ialok hanggat di pa nakakapili si stud service. So, ayun. Sa puppy share, isa lang po ang pinipili. Isa lang po ang ibinibigay. Kahit mag-anak pa ng walo yun, isa lang ibibigay doon sa nag-stud. Tapos doon naman po sa mga nagpapaalaga, yung puppy share nila, pwedeng hati, 50-50. Kung nag-anak yun ng 5, pwedeng 3 doon sa ano, 2 doon sa nag-alaga, 2 doon sa may-ari ng aso, at yung isa ibebenta, tas hati doon sa kita. Yan. Pwede namang 60-40. Kung kayo, may tingin nyo, gusto nyo magpaalaga doon sa tao na yon para tulungan din sila, di ba? Tulungan sila, at the same time, kumikita ka rin, tapos yung aso mo na alagaan, eh pwede mo ibigay ng mas maganda. Kasi minsan, binibigay ko 60-40. Pero sagot ko po yung pagkain at bakuna. So, 60-40 hati at. Ang kagandahan doon sa nag-aalaga ng mga aso ko, hindi nila ako dinadaya. Kasi mahirap makahanap ng pag-aalaga ng mga aso mo na mapagkakatiwalaan. Kasi minsan malayo sila, nasa Cavite sila. Diba, nasa Bulacan. Ako nandito sa Quezon City. So, minsan kapag nag-anak yon hanggang lumaki, hindi ko na binivisit yun eh. Hindi ko na pinupuntahan. Basta kung sinabi nila, apat, kung lima. Ayun. Pagdating sa bentahan, kapag hindi nila kaya ibenta yung aso doon sa presyo na binigay ko sa kanila, ako na ang nagbebenta. Tapos iiwan ko na lang sa kanila yung tuta na para sa kanila. So, kunin ko yung akin. Kaya yung iba nagtataka, tatlo lang yung aso ko dito sa bahay. Pero may mga aso ko na nasa hiraman. So, ayun po ang isang ginagawa ko dahil wala akong pwesto. So, sana sa future makahanap tayo ng ano ng pwesto. Pwesto na pwede ninyo makita yung lahat ng kennel ko. So, sa ngayon, yung kasya lang sa bahay ang pwede kasi dito sa subdivision namin hindi ka pwede magparami ng aso dito. So, ayun mga ka-shih tzu. Yun po ang tamang hatian sa puppy share kapag nagpa-stud ka tapos wala ka pang bayad. Kukuha yung nag-stud kapag nag-anak yung aso mo ng isa lang. Tapos, dapat ilagay nyo rin doon sa kasulatan ninyo na paano kung isang piraso lang. Ako po kasi kapag nag-anak po ng isa, hindi ko na po o hindi na po kumukuha ng parte. Hindi ko na kasi ang ibang ginagawa na iba, sige, ibenta na lang yung isa tapos hati sa pinagbentahan. O di kaya ang ginagawa, nagbabayad na lang ng halaga yung owner ng inahin doon sa nag-start. Halimbawa, nagbayad na lang ng 6,000 tapos huwag na makihati doon sa tuta. Ako hindi ko po ginagawa yung ibinibigay ko na lang po yun sa may-ari ng inahin kasi gumastos na siya ng ano eh, ng mga pagkain, vitamins, tapos isa lang yung anak, 'di ba? Nakakadurog naman yun kasi gusto din noon magkaroon ng tuta o kaya kumita rin sana. So, sa akin lang naman, similya lang naman ang aso ko. So, dapat doon sa mga isang service na minsan pabor sa kanila yung puppy share, maging makonsindera tayo o i-consider natin yung mga ganong sitwasyon kapag isa na lang, baka pwedeng magpatalo na tayo. Bigay na lang natin sa kanila. Pero pag dalawa, pwedeng yun, hati. Misan pag dalawa, naawa din ako doon sa may-ari ng ano, ng aso, hatian pa. Misan, sabi ko, bayaran na lang nila ako ng stud service. Pero pag tatlo, automatic sa akin isa doon. So, ayun. At papaano naman po pagka ayaw magbigay ng kasulatan?
wag, dapat lagi pong may kasulatan yun. Kasi matagal na naging issue yan eh. Issue yan eh. Wala pa liver noon, nagiging issue na yung mga puppy sure na yan. So, ayun lang, para maging wise po kayo sa pag-share. At saka, both side, eh, alam mo yung hindi maluloko. Gawa po ng kasulatan. Right? Ako, ginagawa ko, gagawa ko ng, ano, ng kasulatan, tapos papabasa ko sa kanya kung payag siya dun sa mga detalye na nilagay ko, pepermahan niya. Yan. Tapos merong witness. So para kapag nagka problema, eh laban tayo. So hindi po natin maiwasan na ano na magkalokohan sa mga ganito kasi sa sama ng kalagayan ngayon, ang mga tao ngayon gumagawa ng paraan basta kumita lang. So ayun. Minsan sobrang bait mo na sa mga tao na yan, minsan inaabuso pa. O, kahit nga minsan kamag-anak mo eh. Totoo yan. Eh, dahil itong negosyo ito, maging makatwiran lang tayo. So, ilagay natin sa tama. So, ayun mga kashitso. Sana nasagot ko yung tanong ni Sir... Sinulat ko eh. Sir Michael Centino. Yan. Kasi si Sir Michael Centino, nakakatuwa po si Sir Michael kasi bumibili po siya ng ano, naghahanap siya ng Shih Tzu online. Tapos nagtatanong siya, Sir, okay ba ito? Maganda ba yung papel? Nakakatuwa. Kasi sa maiksing panahon lang na kwentuhan namin o kakatanong niya, nakakabisado niya na. Bisa nagulat nga ako, sabi niya, Sir, maganda yung papel, no? Nakita ko, oo nga. So, ibig sabihin, nababasa niya na yung papel ng ano, ng Shih Tzu. So, ayun. At kapag natutunan po ninyo yung pagbabasa ng papel, papaano pumili, madali lang po ang pag-shih-tzu. Napakadali. Parang pagtitimpla lang ng kape. Ay, kung gusto mo na yung mapapalabas mo na mga tuta mo, eh ganitong kulay, tatapangan mo lang. Tatapangan mo lang yung kape mo. Medyo dark, kung gusto medyo light, pabawasan mo yung kape. Ganon po yung pagbabasa ng PCCI. Pagtitimpla ng mga kulay. So, ayun. Hanggang dito na lang. Magkakape muna ako. Agising ko lang mga kashitso. So pasensya na kayo sa matagatay ginagawa ng video. So nagkaroon lang ako ng ano ng time ngayon kasi tahimik at saka wala akong trabaho ngayon. So ayun, doon po sa may mga tanong, comment kayo para magawan ko ng ano ng video. Minsan nahihirapan ako mag-isip ano yung magagawin kong topic. Yan. Kaya medyo natatagalan tayo gumawa ng video. So, ayun. Meron pala akong biniling lavender blue yun, sa isang breeder. Sa susunod na video natin, papakilala ko sa inyo yung, ano, yung nabili kong tuta na yun. Gagawin kong inahin. So, maraming nagtatanong. Eh, yung tuloy ko na raw yung video tungkol doon sa mga lavender at sa mga blue. Medyo ano kasi, medyo marami tayong magiging basher dyan pag pinag-usapan natin yan. Kasi yung lavender at saka blue, hindi pa rin niya mapaliwanag bakit lumalabas ang mga yan eh. So, kailangan natin ng matibay na kasi baka may mag-bash. Hindi sila naniniwala na ang isa is lavender kasi hindi naman talaga lumalabas sa PCCI yan. So, liver lang kasi yan eh. Na parang pumupas. Pero meron naman, napapatunay naman yan through DNA. So, kapag yan ang naging topic natin, baka marami tayong maging basher. So, ayun. Sa susunod, pag-usapan natin yung binili kong ano, yung blue lavender na sinasabi ko sa inyo. Tapos pakilala ko na rin yung breeder na binilhan ko. So, ayun. Hanggang